Sa sunod-sunod na kontrobersya at lumalalang mga isyu ng pamahalaan, tila nagiging malinaw na para sa maraming Pilipino na parang na upang pababain sa pwesto si Pangulong Cotting Jr. Lumalakas ang mga panawagan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan na nagsasabing hindi na nila nakikita ang kasalukuyang administrasyon bilang angkop na liderato para sa bansa. Sa isang payag mula kay Kaerick, isang kilalang personalidad na matagal nang naninindigan laban sa mga diktador, may bago na umanong impormasyon na isiniwalat na maaring maging mitsa ng tuluyang pagbagsak ng kanilang imahe. Ayon kay Kaerick, ang bagong revelasyong ito ay magpapatunay na ang kasalukuyang administrasyon ay may itinatagong mas malalim na kasalanan sa bayan. Ito umano ay isang malalim na iskandalong tiyak na magdudulot ng mas matinding galit ng taong bayan. Sa kabila ng mga akusasyon at naglalabas ang mga kontrobersya, nananatiling tikom ang bibig ng palasyo tungkol sa usapin. Samantala, patuloy na nakag-aantay at nag-aalab ang damdamin ng mga mamamayan na nananawagan ng agarang aksyon mula sa mga kinauukulan. Habang inaasahan ng marami na magsasalita ang Pangulo, lalong nagiging masalimot ang sitwasyon na posibleng magresulta sa mas malawakang paggalaw ng taong bayan sa darating na mga araw. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Religious group na Kingdom of Jesus Christ o KOJC, iba ang tatak Duterte pagdating sa paglilingkod at pagbibigay ng serbisyo para sa bayan. Kamakailan lang ay tiniyak pa nga ni Vice President Sara Duterte na ang pamilya nito ay laging nandyan para sa mga Pilipino. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan nandyan ang suporta ng taong bayan, pero kami, for all eternity, yung pamilya namin nandito para sa taong bayan. Sa kabilang banda, si Marcos Jr. ay tila isinusuka na ng mga tao dahil sa paraan nito ng pamumuno. Ang pagiging walang silbi nitong Pangulo sa karahasan na dinanas ng KOJC ay hindi makakaila at hindi maitatangi. Di ba nga hanggang ngayon ay tikom ang bibig ni Marcos Jr. sa dinanas ng religious group sa mga abusadong men in uniform simula noong June 10, kung saan walang awa nilang nilusob ang mga compounds ng KOJC at sinaktan ang mga ilang miyembro ng grupo, kabilang na ang mga katutubo, kung saan ang ilan sa mga ito ay namatay pa nga dahil sa trauma at heart attack. Ayon sa grupo bilang mga Pilipino, karapatan natin ang manawagan para sa pagbaba ni Marcos Jr. Sa isang press conference ay nasambit na ni VP Sara ang "We Filipinos deserve better. We deserve the best." Dito sa part na ito, sabi ni Vice President Sara Duterte, "Subalit ang Pilipinas ngayon ay patuloy na nagugutom, naghihirap at lumulubog lang dahil sa mga mapanlinlang na nakaupo sa pwesto. Pagod na tayong nakikita ang bayan na napag-iiwanan, tinatrato na parang walang halaga, hindi kaaya-aya at sunod-sunuran sa ibang lahi. We Filipinos deserve more than what we are hearing and seeing from the government right now. We Filipinos deserve better. We Filipinos should be the best." Ang issue ng Kingdom of Jesus Christ na ginagamitan ng batas, pulis at state terrorism bilang abusado at ala diktadura na paghahari ni Marcos Jr. ay issue ng mamamayan. It's already beyond Pastor Kibuloy. It's already beyond the Kingdom of Jesus Christ. Issue po ito ng katarungan. Kung ang pangulo ng bansa na siyang dapat nangangalaga sa batas, nagpapatupad ng batas at nangunguna sa pagprotekta ng mga inosenteng sibilyan, kabataan, kababaihan at manggagawa sa simbahan ng Kingdom of Jesus Christ, ay siyang unang lumalabag sa mga batas na ito, walang dahilan na hindi niya gawin ito sa iba pang bahagi ng lipunan at mamamayan. Therefore, it extends beyond the Kingdom of Jesus Christ. I agree with VP that we deserve better. The government is designed for the people and of the people. And that is why
if the government serves contrary to its calling, then we need to call its attention or we need to question already this government. Vice President Sara is simply invoking the social contract theory that all Republican governments are founded upon. We have the right to demand accountability on the public officers that we put into the levers of powers of our government. So if these persons who are not anymore performing their supposed job in accordance with the social contract theory, then we the people have the right to also demand that they step down from that government. Yes. Sabi nga po sa 1987 Constitution, Article 2, Section 1, the Philippines is democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Let's exercise this power, this authority. Tayo po dapat ang boss, ika nga. Yes. Panawagan pa kay Marcos, bumaba na ito sa pwesto bago pa magkaroon ng ikatlong people power. Marcos Jr., spare yourself of another people power that will drag you down from power. Huwag mong antayin kaladkarin ka ng mamamayan. Ang naglilikha ng pagbabago at kasaysayan ay mamamayan. Mapapabilis ang pagbabago at pagkilos ng mamamayan if they are led by a respectable, dignified leader na hindi ambisyoso at walang vested interest para ibangon ang tamang direksyon ng tamang pamamahala sa bansang ito. Naniniwala ang KOJC at ang taong bayan ng bansang ito ay mapapabuti sa kamay ng mga Duterte. Kaya ngayon na lumabas sa Inday Sara at very vocal na siya sa mga issues ng bayan natin, katulad ng sinasabi niya rito, ngunit sa puntong ito, sadyang hindi ang aking siguradad ang mahalaga, kundi ang kaligtasan ng ating bansa. No, sa nasa delikadong sitwasyon ng Pilipinas, kaya kailangan po maging mapagmatsyag po tayo. At yes, kung saan pumunta si Inday Sara, sumunod tayo. Dahil Duterte yan eh. Brand ng Duterte yan. Kaya walang pupuntahan niya na delikado para sa Pilipino. Hinalakit ng bayan, yan po ang statement ni VP Sara at yan din po ang statement ng maraming manunood sa atin. Actually, yung sinasabing, we deserve the best, pagod na pagod na. Yan ang madalas makita ko sa channel ko na talagang sigaw ng kanilang puso. Kaya napapanahon itong statement ni VP Sara. Pero higit sa lahat ng mga sinabi ni VP Sara ay yung strong statement behind it. Ready na po si VP Sara. Antay-antay lang po tayo. We are right on schedule. Nagsasalita na po ang Agila. Inday Sara Duterte, redeem the country. Save and unify the people. Stand with the people. And let us bring history soon for our country and our people. Yun po ang panawagan ngayon ng taong bayan. Malapit-lapit na po ang bukang liwayway upang umusad at muling babangon ng tama ang bansang pinaghaharian ngayon ng madilim na kasamaan ng mga taong bumalik sa kapangyarihan not because of the country but because all by themselves. After all, the Marcos ascendancy to power was never about the people. It was only about them. It was only about their greed for wealth and power. Iyon ang babawiin natin sa kanila. Yes! Talagang pinagkaloob ng ating Ama no, na para maipahiwatig at mapaalam sa lahat ng mga tunay na nangyayari sa ating bansa. At sa mensahe ng ating Vice Presidente, nagpapasalamat tayo at talagang nagsalita na ang ating Vice President at yung sa sinabi niya, talagang pagod na tayo at ayaw na natin na makita pa tayong maiiwanan pa. And truly, the Filipinos deserve the best. The Filipinos are the best. Not only the best, but here in the Kingdom Nation, truly, our beloved pastor is teaching us not only the best, but being excellent. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Jade Calabroso, SMN News. Yes, pinasasagot niyo ng mga veteranong general ang Marcos Jr. Administration matapos ang palpak na flood control program ng gobyerno. Si MJ Mondihar para sa report.
Kalikasan na nag-fact check kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nang sabihin ito sa kanyang 2024 State of the Nation address na nasa 5,500 ang flood control projects na natapos sa kanyang administrasyon. Pero ilang araw lang matapos magyabang, katakot-takot ng mga pagbaha ang humagupit sa Metro Manila at mga karatig lugar dahil sa mga pag-ulan dulot ng bagyong kanina na pinalakas ng habagat. Kaya ang pinagmalaki ni Marcos Jr. na libu-libong flood control projects, walang resulta. Talagang hindi maganda ang flooding dito ang nangyari dito sa Metro Manila. Especially the traditional low-lying areas like Nabota, these are all these places that mababa talaga sa dagat yan at lagi na pababa. Nasira pa yung flood control natin. Well, binangga ng barko. Dahil dyan, isang manifesto ang umiikot ngayon sa internet na pirmado ng mga retiradong general mula sa Philippine Military Academy laban sa palpak na flood control program si Marcos Jr. Nakausap namin ang isa sa mga pumirma sa manifesto. Ayon kay retired Police General Alex Monteagudo, may pananagutan ng gobyernong Marcos sa matinding pagbaha kamakailan. We hold the government accountable and somebody has to answer for what happened. Kasi ang nangyari sa flood control projects, di ba, in-announce ng presidente na 5,500 projects and then bumaha, sana yon. Batay sa impormasyon na nakarating kay Monteagudo, talamak raw talaga ang korupsyon sa flood control projects. Halos lahat raw ng kagayang proyekto ay substandard. Kaya patuloy na binabaha ang malaking bahagi ng bansa tuwing matindi ang mga pag-ulan. Ang DPWH, nauna nang inamin na walang master plan ang flood control project ni Marcos Jr. Bakal daw ang pinakamalakas na kawin kasi hindi nakikita. Tapos pag bumaha the following year, nawasak, wala na. Wala nang ma-audit. Kinundi na rin ng mga pumirma sa manifesto ang nepotism at favoritism o palakasan system sa paggawa ng mga proyekto ng gobyerno. Kailan may transparency? Diba, nag-declare sila ng 5,500 projects. Dapat ilabas yun. Sino-sino ba yun? Saan bang lugar nilagay ito? These are things na hindi alam ng tao at niluloko tayo. So, kailan pa tayo magsasalita? Pinaiimbisigahan naman ng retired generals at pinasasagot kung sino ang nagkulang sa flood control projects. Gusto rin nilang maisiwalat ang buong detalye ng lahat ng flood control projects sa administrasyon, kung magkano at ang resulta, kung nagawa na ba ang mga ito. Pinapuproteksyonan rin ng mga former PA mayor ang mga whistleblower na lilitaw na magsisiwalat sa totoong estado ng mga nabanggit na proyekto. Sad naman ang mga pumirma sa manifesto na hindi sila mananahimik, hindi papipigil at hindi tatanggapin ang tahasang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Magsalita tayo. Maraming mga tao na nakausap din ako, unfortunately, ay natatakot magsalita. Pero isipin na lang natin, gagawin natin to para sa ating mga anak, hindi na para sa atin. Magsalita tayo dahil kung hindi tayo magsasalita, kawawa naman yung susunod na mga henerasyon. Samantala, kinumpirma naman sa isang panayam sa SMNA News ni Vice President Sara Duterte ang irregularidad sa paggamit sa pondo ng Marcos Jr. government. Ito raw ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-resign siya sa gabinete bilang Education Secretary. So tama yung sinasabi nila na dapat meron talagang war against corruption. In fact, kung titingnan ninyo yung budget ng 2024, ayoko lang magsalita doon sa ibang mga departments no, kasi hindi ko naman hawak yung mga papel nila. Pero kung basahin mo lang yung GAA at itrace mo kung asaan pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget ng gobyerno. Bukod sa isyu ng korupsyon sa flood control, nauugnay rin ngayon si Marcos Jr. sa isyu ng paggamit ng ilegal na droga. Bagay na batid raw ng taong bayan, lalo na't viral sa social media, ang tinawag ni VP Sara na cocaine video. Suportado naman ni VP Sara ang manifesto ng retired generals. Pero may mga dagdag siyang laban na dapat raw ding tutukan. At hindi lang yan, pwede dagdagan natin. Fight against terrorism, fight against criminality, fight against illegal drugs. Para sa Diyos, sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Ayan po mga kaibigan, pinababa na po sa pwesto, yan ang sinasabi natin. So, klaruhin lang po natin guys, no? Sabi nga dito sa SMNI po mga kaibigan na we are on the right schedule. Ibig sabihin po nun mga kaibigan, antay-antay lang po tayo. Huwag po tayong masyadong atat, okay?
Mangyayari at mangyayari din yan, mga kaibigan, kasi po, naka-ready na yan, guys. At si VP Sara po, mga kaibigan, napansin nyo ba? Nagsasalita na po siya, guys. Nagbibigay na siya ng mga mabibigat na mga statement. Ibig sabihin, guys, talagang papunta na tayo doon. Kaya, ano lang tayo, no? Stay put lang tayo. Abang-abang lang po tayo, mga kaibigan. Dahil, syempre, guys, pinag-iisipan din yan, eh. Gumagawa din sila ng magandang programa at magagandang hakbang at mga strategy para naman po, mga kaibigan, pag talagang nangyari yan, hindi po siya hilaw. Dapat po talagang lutong-luto po, mga kaibigan, para siguradong-sigurado po tayo, mga kaibigan, pag dumating yung panahon na yan, ayun, talagang sasabog po sa mukha ni Bangag, mga kaibigan. So, huwag na lang niyang antayin, kung ako sa kanya, huwag na lang niyang antayin na hilain siya ng mga tao palabas dyan sa Malacanang. Ang pinakamaganda dyan, mga kaibigan, ang pinakamagandang gagawin niya dyan, siya na mismo akusa bumaba sa pwesto. Diba? Sabi nga ni Ka Eric, huwag mong antayin dahil ang naglukluk sa iyo mga tao, syempre ang magpababa sa iyo mga tao din. Kasi po, pag punong-puno na po ang mga tao, guys, at hindi na po talaga nila masikmura, sabi nga, sukang-suka na nga daw eh, no? Hindi na masikmura itong ginawa ni Bangag, mga kaibigan, ay mangyayari at mangyayari talaga dyan na siguradong-sigurado tayo, mga kaibigan, magkakaroon po ng people power po. Ibig sabihin, guys, syempre, pag talagang hindi na po, hindi talaga tumino itong gobyerno na to at wala po siyang pakialam, hanggang ngayon, wala pa rin siyang pakialam eh. Tingnan nyo nangyari sa Davao, tingnan nyo nangyari sa Kingdom. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang pakialam, wala pa rin siyang concern. Wala pong nagsasalita. Tahimik lang po sila, guys. Lumabas na po ang Polboronic video, tahimik sila. Lumabas na po si Kati Binag, tahimik pa rin sila. So, ano na lang ang gagawin natin? Ngayon, nagsalita na po si VP Sara. Tahimik pa rin sila? Ha? Tahimik pa rin sila? Vice President na po ang nagsalita, guys. Vice President. Oh, kailangan kabahan na sila. At kailangan umaksyon na po sila, mga kaibigan, kasi grabe na po ang patama. Grabe po ang mga sinasabi ng ating mahal na Vice President. Talagang ito po, straight to, no? Direct hit. Straight talaga ito, mga kaibigan, sa Malacanang, kay Bangag. Ang message na yun ay para talaga sa mga Bangag. Diba? Wag lang, wala dapat mga champagne-champagne. Oh, diba? Alam nyo na ibig sabihin nun. Puro kay mga alta sosyal, puro kay mga concert. 'Di ba? Pero hindi niyo kumbaga pinabayaan niyo lang ang mga tao, kawawa naman. Lalo na po sa flood control, mga kaibigan. Napaka-controversial po yung flood control na 'yan. Hindi po nila ginawa ang kanilang trabaho. Kasi po, mga kaibigan, kung meron talagang flood control na sinasabi nila, 5,500 completed, ibig sabihin dapat may resulta po siya, di ba? Dapat meron siyang resulta. Pero nung binaha ang buong Metro Manila, mga kaibigan, ayun, sumambulat po sa ating lahat, guys. Matinding pagbabaha. Ibig sabihin, nabudol pala tayo. Biro nyo, 1.4 billion kada araw ang budget niya sa flood control. Pero nung binaha, guys, nga si ano, itong si Bangag. So mga kaibigan, meron po tayong Marcos Alis dyan, mga kaibigan, panoorin po natin ito, guys, no? Nagtipon-tipon po ang Marcos Alis dyan sa Cebu City. Kasama po dyan si, of course, si Ka-Eric, mga kaibigan, si Attorney Vic Rodriguez, si Ka-Ado at marami pang iba. Ito po, panoorin natin, guys, ha? Wait lang, mga kaibigan, ayusin lang po natin para po maganda po ang ating live. Wait lang, guys, ha. Pasensya na kayo, maaga tayo kasi meron po tayong pag-uusapan to, guys. Medyo mahaba-haba itong issue natin, kaya po tayo maaga, mga kaibigan. Nakikita nyo ba, guys? Klaro ba yung audio natin, mga kaibigan? Klaro ba yung audio? Klaro ba yung video? Paki-press 1 po bago po tayo mag-umpisa, guys. Para hindi po natin na baka mamaya. Because earlier I had an unexpected experience.
Klaro ba yung audio? Paki-press 1 po, mga kaibigan. Maraming salamat. 56 years ago. And that will give you an idea how old I am. I was elected president of the college editors of the Philippines here in Cebu City. Yes, Cebu, palakpakan! And my inducting officer, the one who inducted me to office, was Governor Rene Espina. And so when I met General Espina earlier, I was a bit shattered because, you know, it's like a whole circle making a full turn. Ang pangalan ko po ay Adolfo Paglinawan. Ang middle name ko po ay Quezon. Kaya hanggang high school, ang tawag sa akin ng mga classmate ko, Dolphy Quezon. Kaya sabi ng mga followers ko sa vlog, bakit hindi ka tumakbo sa 2025? You will be a sure winner. But that is the farthest from my mind now. The nearest from my mind now is my message to the President of the Philippines, which comes from Dolphy Quezon. BBM, magsumikap ka. BBM, magsumikap ka. Dahil ang trust rating mo, 31% lamang, which is only 49% of Inday Sara. 49%, 63% si Inday Sara. Net trust rating. This was June 17 to 24, Pulse Asia. This was before the SONA. The SONA, which was a catastrophe, because it was, the SONA became the state of no achievement for the president. And the longest part of his speech were the achievements of Sara Duterte as Secretary of Education, which Sara Duterte inaugurated in time for the school opening last year, which is now known as the Matatag Curriculum. 70% reform, 70% reform of our curriculum na nagbabagsak sa atin sa mga PISA rating. Noong 2018, 78 ang nag-PISA rating. Hulaan nyo kung anong number ng Pilipinas among 78 contestants. 78. Noong 2021, hindi natuloy dahil sa COVID, 2022 early, nag-PISA rating. 81 ang nag-participate. Hulaan nyo kung anong rating ng Pilipinas. 78 pa rin. We were number 78 out of 81 participants. Kaya itong Matatag Curriculum reforms, overhauls 70% of your children and your grandchildren's curriculum in the public school. That is how revolutionary the achievement of Sara Duterte is. Plus, inayos niya ang mga teachers. Magtuturo na lang ngayon ang mga teachers. Wala lang administrative. Mga benefits, inayos niya. Mga bakasyon ng teachers, inayos niya. Lahat. Wala nang gagawin si Sani Angara kundi to make sure that the Matatag program is fully implemented by 2028.
So, anong gagawin ni Angara? Bantayan na lang ang budget. Anyway, ang reason why this is 31 is because right now, ladies and gentlemen, 30 digmaan ang ating hinaharap pang kasulukuyan. Ang unang digmaan ay pagkabuhayan. It is happening right in our homes, in our families. Because 72% says that the most urgent concern of the Filipino right now, according to Pulse Asia, is economic. 72% controlling inflation, 44% increasing the pay of workers, 32% reducing poverty downwards. But we are fighting a second war. Ang pangalawang digmaan ay nasa ating lipunan, in our social order. We are fighting for kaayusan. And number one na problema dito ay ang problema na nakaugat sa Malacanang. Fighting graft and corruption all the way from the top. Yeah! And you go down, promoting peace, fighting criminality. Wala na yung nakapaglalakad, lalo na sa Metro Manila. Ang mga tao na matiwasay, lalo na paggabi na. Nobody walks freely now in Metro Manila. Eh, napapansin nyo ba? Mga bata, nawawala, nakikidnap, kusas, ang dami na. And what is the state of the drug war? When the drug war, again, is traceable all the way to the top in the house of the barangs. That is why our society now is in a disarray. But the worst war that we are fighting now is against our government. Ito ang pangatlong digmaan. Bakit? Sabi ni Bongbong Marcos, our priority is defending the integrity of Philippine territory against foreigners. But what did he do? Alam niyo, noong January 2023, nagpunta si Bongbong Marcos sa China, sa Beijing. And he was promised $23 billion by Xi Jinping as economic assistance. This is addition to the continuation of the projects in the pipeline, which included a 60-40 deal oil and gas exploration of the reed bank or Recto Reef.